I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what... Bago tayo mag-start mga lod, harapin muna i-flex ang aking YouTube channel na mumunti-munti. Sana po ay suportahan ninyo. Don't forget to subscribe, thumbs up, and click the bell para po updated kayo sa next video nating upload. Tara po, umpisa na natin. Sa harap ng ating screen mga lods, pumunta lang po tayo ng ating YouTube studio. Ayan. Tapos mag-scroll down lang po tayo. Dito mga lods, may blankong video dito. Yan po yung ni-remove ni YouTube na ating video content. So ngayon sa video tutorial na ito mga lods, yan po ating gagawin ng paraan para maibalik natin yan. Pati pong i-click yung video na yan. After nyan, click natin itong term and policy. So dito, this video was removed from YouTube. Only you can see this video. Click po natin yung appeal. Sa video ito mga lods, nakalagay, we found something that violate YouTube guidelines to help keep the community safe. We have removed it. So, click natin itong next mga lods. So, bali si YouTube taga nag-remove ng ating video content sa YouTube channel natin. So, ngayon dito mga lods, click po natin yung ang sabi dito sa kuhan, content revealing personal identifiable information is not allowed on YouTube. Kaya pala tinanggal ni YouTube siya. So nag-review ako ng aking content mga lodi. Wala naman po ako nakita. Kaya nag-appeal tayo. Click natin itong next. After that, ganito yung inyong makikita. Dito may dalawang pagpipilian. I want to appeal. And so ang siyempre mag-appeal tayo. Click natin itong I want to appeal. Removing the content does not make sense to me. Click natin yung mga lodi. Tignan natin ang tuldok. Tapos dito sa baba, share your thoughts with us. At ipong pindutin yan. Tapos dito mga lods, type nyo lang dito yung mga dahilan mo kung bakit gusto mong ma-remove yung, gusto mong mabalik yung iyong content. So ang sa akin, ang nilagay ko lang dito, ito lang yung nilagay ko. Please help me to return my content. Yan lang po ang nilagay ko. Tapos sa ibabaw, nilagyan ko lang ng Dear YouTube Team. Tapos click natin yung arrow sa ibabaw. After nyo mga lodi, atin lang pintin itong submit sa baba. Atin pinutin yan. Tapos sabi dito, thank you for input. We'll send you an email when our review is done. Generally within 72 hours to check the status, go to the your content screen and look at the registration column. Click natin itong dismiss mga lods. Yan. So ngayon dito may lumalabas na ganyan. Inyo lang pinutin yung X dun sa taas. Yan. Click nyo po yung X sa taas mga lod. So balik tayo. So yun ang sabi dito sa ni email ni YouTube. Thank you for your input. We'll send you an email when our review is done. Generally within 72 hours. So ngayon maghihintay tayo mga lod ng 72 hours para ma-receive natin yung ating apila kung okay ba o hindi. So wag kayong alis mga lodi kasi tatapusin ko sa video ito. At yun na nga mga lods, pagkatapos ng isang araw na kukuha ko yung email natin kay YouTube, nakatanggap tayo ng email. So ito na nga, sabi rito, YouTube Community Guide, Maltese Flag Crackling, we have rich addition on your appeal. Yan ang sabi. So ngayon pupunta ako ng email para basahin yung email ni YouTube. Click natin itong box itong knowledge para may redirect tayo sa email. Yan. Dito sa email mga lods, may na-receive tayong mula kay YouTube Creature. Sabi rito, Martis Vlog Crackling, we have received a decision on your appeal. Hi Martis Crackling, Vlog Crackling, we have received your appeal.
for the following video, how to open account EUB. After taking another look, ito po yung email sa atin, we can confirm that your content does not violate our community guidelines. Thank you for your patience while we review this appeal. Our goals is to make sure content does not violate our community guidelines so that YouTube can be safe, please, for all. So yun po ang sabi natin, mga lodi. So balik tayo sa ating YouTube studio para malaman natin kung okay na yung ating video na inapila, kung naibalik ba ni YouTube o hindi. So yan, ating open yung ating YouTube studio. Sa ating YouTube studio, ating pong piliin tong content. Click button yung content, mga lodi. Dashboard content yan. Ati po yung click. After that, mga lodi, mag-scroll down lang po tayo at hanapin natin yung ating video inapila kay YouTube. Ayan. As you can see, mga lodi, nabalik na po yung ating video ni-remove ni YouTube. Ito po siya, mga lods, how to open account EUB. Ito pong may bilog na ito. Yan po yung ni-remove ni YouTube nung nakarang araw. Matagal na panahon ng buwan. Yan po siya. So ngayon siya, na-open na po siya. So ating tingnan, mga lodi. Balik tayo, mga lods. Pupunta naman tayo kay Kuan. Kay YouTube's. Para tingnan natin kung yung ating video ay gumagana na talaga. Balik tayo, mga lods. So yan, balik lang tayo. Punta tayo kay YouTube para ma-check natin yung ating video kung naibalik ba ni YouTube talaga o hindi. So ayan. Dito sa taas na may tao, sa right side upper, click natin yan, mga lodi. Dito sa your channel, mag-click lang po tayo sa your channel natin. Ayan, nag-loading. So mag-scroll lang tayo, mga lods. Sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mga lods, baka naman mag-subscribe po kayo. Click po natin itong maliit na arrow sa baba para makita natin. Ayan, scroll down lang tayo. Ayun. Ito siya, mga lods. Ito po yung ating account na ito po yung ating video content na na-recover kay YouTube, na ni-remove ni YouTube. So ngayon gumagana na siya, mga lods. Ayan. Mayroon na rin siyang ad kahit wala pa kumunta sa subscribers. So ayun, ganun lang kadali, mga lods. Sana po may nakatulong tong video ito sa inyo. At siyempre sa mga hindi pa po subscriber sa ating YouTube channel, namumunti-munti, baka naman, mga lods, mag-subscribe na po kayo. Ayan, mga lods, ito po yung ating YouTube channel. Pasupport naman po, mga lods. Click thumbs up and click ang subscribe na rin po para updated po tayo sa next video natin i-upload. At yan lang po, mga lods, natatapos ang ating video tutorial. Sana po ay matutunan kayo kung paano natin ibalik yung ating video content kay YouTube na ni-remove ni YouTube. So ganun lang po kadali daling ang gagawin natin para tayo ma-recover natin yung ating video content kay YouTube.